Gandang-gandang gabi yun sa inyo. Andito ho ako. Wala akong dinaan ng baha. Salamat sa Diyos. Walang baha. Doon sa amin, walang baha. Pero ang daming lugar may baha ngayon. Nagtataka ako. Ang daming pondong nakukuha para sa flood control programs ng mga local government units. Saan kaya napupunta yung mga pondong yan? Eh, ang daming mga bayan ngayon ang talagang binaha. Hindi pa ganong kalakasan ng ulan, ha? Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Haharap kayo sa Diyos pagdating ng panahon. At magsusulit kayo kung saan nyo din nila ang mga pondo na dapat ay pinakinabangan ng bayan. Tinatanong lang naman, hindi naman kayo inaakusahan. Hi, 942 na ho. Tayo po ay, ang pangalan ko po ay Brother June Banaag, OP, na nag-aanyaya po sa inyo na samahan kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dito po sa 92.3 Radio 5 True FM na nadidinig po sa buong Mega Manila. Tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre mga kapatid, i-follow, like, share and ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. At syempre ho, huwag niyong kakalimutan, mag-subscribe po tayo sa Radio 5 True FM YouTube channel. Para naman sa mga nais maging bahagi ng programa at magbahagi ng kwento nila, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 86315788 at 86316674. Ay, naku, kumusta po ang weekend nyo? Over the weekend, namasyal tayo sa Santa Rosa, Laguna. Yun. Nagpunta tayo dun sa ano. Eh, kasi yung aking anak ay nagpaint ng icon ng Our Lady Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Nagpaint siya. Eh, maganda yung pagkakapaint niya. Sabi ko, iti-treasure natin yan dahil iriregalo niya dun sa kanyang pamangkin, sa aking apo. Iti-treasure natin yan. Dali natin dun sa aking framer, yung Simplicity Crafts and Frames. Diyan sa second floor ng SM Santa Rosa. Kay G. Alindogan. Ayun. E di nakapili ako ng maganda na frame. Sabi ko, ayoko ng frame na plastic. Gusto ko yung kahoy at magandang quality dahil tatagal yan. At yung magandang painting ng aking anak, eh gusto ko naman ma-compliment naman ng maganda na frame, di ba? Ganyan ho talaga, pag meron tayong mga dokumentong importante, hindi ho natin pinagkakatiwala kung kani-kanino lang naka. Ay, sa akin ho, di baling gumastos ako basta tatagal at maganda, may quality. Siya. Ngayong gabi, medyo pagpapasensyahan nyo dahil itong si Jake. Sinisi si Jake, walang kamalay-malay yung tao. Ang lolo nyo, naiwan po yung kanyang gospel for tonight. Kasalanan ko po yun. Humingi po ako ng paumanhin. Bukas na lamang, ha? Yun. Actually, ayan, nagmamadali eh, no? Kasi sa mga ng panahon, sabi ko mukha ma-traffic tayo. Yon. Eh siya, sige, 9:45 ho, ang tumpak na oras natin sa programang Dr. Love Radio Show. Inaanyan ho namin kayo, ulitin namin, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating programa sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya po ay tumawag po kayo sa ating hotline sa 86315788 at 86316674. Nako, itong week na ito, busy tayo sa pagsasaayos ng mga documentation na kailangan natin. Ang mga bank statements and everything. Just ka! Kasi haharap tayo sa embahada ng Espanya.
buenas tardes a todos. Mi nombre es... Ay, nako, this will be in correction sa atin pong European Marian Pilgrimage na magsisimula po sa October 5 hanggang October 21. So, mawawala ako dito sa ating programa. At pamumunuan natin ang mga pilgrims sa kanilang prayers and reflections at mga kwento-kwentuhan hinggil po sa buhay ng mga santo na magpapalalim ng kanilang pananampalataya. Alright, so yung mga makakasama po natin, makipag-ugnayan na po kayo kay Miss Edna Calleja, no? Edna Calleja, para ho malaman nyo kung anong mga requirements para pagpunta po ninyo at nakaschedule na kayo para sa interview sa Embassy of Spain, at least kompleto ng dokumento nyo, di ba? Tawagan nyo si Edna Calleja, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Ang daming humahabol pa na gustong sumama sa atin. Sige po, ang titigilan po natin dito, 4 to 5 star hotel accommodation. Kasama dito breakfast, lunch and dinner. Kasama niyo si Brother June Banaag sa bawat lakad po ninyo. At ako ho, magkukwento sa inyo. I will lead you in your reflections and prayers. Siyempre, pupuntahan natin dito yung mga Marian shrines kagaya ng Fatima sa Portugal. Nandiyan ang Lourdes, France. Nandiyan ang Santa Teresa de Avila. Nandiyan ang pangalan niyan, Sagrada Familia, Notre Dame sa Paris. Ang dami nating pupuntahan. Ang pinakauli po ay ang Shrine of Padre Pio sa San Giovanni Rotondo, at siyempre yung isang kuweba naging simbahan sapagkat doon po nag-appear si St. Michael the Archangel. Ayan, sige. 9:48 is our time. Tawagan niyo si Edna Calleja. Ang kanyang number ay 0925-752-2230. Pwede pa po kayong humabol, ho? Ngayon, ating panoorin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay napanood kaninang umaga sa TV5. At ito po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Viernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At may replay po ito sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, mang-aagaw ka ng boyfriend, in others' word, di ba? Ang tawag dyan, anaconda. Na-anaconda. Ayan, mang-aagaw ng boyfriend. Panoorin po natin, narito ang ating episode ngayong gabi. Po, Rowena, totoo bang na-anaconda ka ng iyong kaibigan? Opo, Ma'am Carla. Ano nangyari? May birthday po kasi ng apo ng kaibigan ko. Tapos, nag-inuman kami. Apat kami magkakaibigan. Ngayon, nung dumating yung boyfriend ko, tinawag ng bungee. Oh, wag tayong insitera. Kung wala kayong boyfriend, may mga boyfriend kami. May boyfriend, okay. Siya. Lumapit po sa kanya. Paglapit sa kanya, niyakap siya, saka pinagalitan. Wow. Ngayon, sakit. Nakita ko, nagalit ako. Siyempre. Pagtayo ko, sinampal ko siya, saka sinabunutan. Nakita ka naman ng boyfriend mo, kaya lang ito ba, ano level na ng lasing? Lasing na lasing na lasing para hindi ka na mapansin na nandiyan ka? At biglang dumiretso siya sa ibang babae. Hindi naman po siya masyadong lasing. Talaga tinawag lang siya ni Banji. So, kung tinawag siya, inakit siya. Parang inakit nga. Ganun. Oo, nga po. Kung inakit siya. Siyang ganun, nagpaakit naman. Nagpaakit naman siya kasi parang na siya. Bakit siya nandyan ka naman? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, yung kaibigan ko pong si Banji, ang Okay. Gaano nakatagal kayo ng boyfriend mong ito? 4 years na po. Ay!
May something sa 4 years, ha? Yes, 4 years na yan, ha? Wala ka bang pagdududa na yung boyfriend mo, eh mukhang matagal nang may pagtingin dito sa... Anong pangalan nitong kay Vanjie? Okay. Wala naman po, kasi... So parang first time ito lahat na nangyari nung gabing iyon? Mm-hmm. Wala naman kasi, ang itsura naman ng Vanjie, hindi na makagandahan. Ang sinasabi mo, first time ito at saka hindi naman talagang nangyayari ito. Ay, hindi mo pinagdudahan kasi si Vanjie ay hindi naman kagandahan. At saka itim-itim naman niya, Ma'am Carla. Dahil sa mga sinasabi mo, excited na kaming makita siya. Paano kaya niya sasagutin ang kanyang kaibigan sa mga paratang nito? Vanjie, pasok! Anong sabi mo? Hindi ako magandahan. Ayan, ikaw, ikaw! Wow. Hoy, ikaw! Huwag mo akong pagtitangan na inaagaw kung jawa mo kahit kailan! Hindi ako nang lalalaki! Ha? Ikaw, sino magsabi ka? Ba't sinasabi mo kung ano gusto mo? Huwag mo akong anuhin, ha? Ha? Kahit kailan hindi ako makati, ha? Ganito kasi po yon. Lasing na po ako. Nakatulog na po ako sa misa. Hindi ko po alam na pumasok yung boyfriend niyang praning at duling niya rin ang mata na pagkamalan niya ang hindi yung praning, pati lupa! Ngayon, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanila kasi bigla lang niya akong binugbog at pinagtatampal. Hindi naman po ako makapalag kasi lasing na po ako. So, wala na po akong ano doon. Hindi mo naaalala na... Pero Ate Rowena, sigurado ka ba na siya ay gustong halikan o baka dahil lasing nga yung boyfriend mo? Hindi ko rin po alam, ma'am eh. Kasi lasing na rin siya. Eh, tinawag niya po kasi eh. Saka hindi lang naman po ako nakakita. Yung kaibigan ko rin na si Maria nakakita sa mga pangyayari na yun. Tinawag mo daw, Ate Vanjie. Paano ko tatawagin, ma'am? Itulog na nga po ako sa misa. Hindi, naglalasing-lasingan ka lang. Kunti pa lang naiinom natin. Talagang lasing na mo, ma'am. Kunti pa lang naiinom natin. Hindi ako sinungaling, ikaw sinungaling kasi duling na rin yung mata mo. Hindi ako sinungaling, ikaw ang sinungaling. Bakit? Kasi alam ko sa pangyayari na hinalikan ako kaya magkakaibigan tayo. Tinatrydor mo ako, ahas ka. Parating pala yung juwa mo. Bakit ka masahigan? Kayo dapat pinagbawalan nyo. Ijuwa mo yun, di ba? Pwede mo naman siya pigilan na huwag mong halikan yan. Hindi sa ang juwa mo, ako juwa mo. Eh, tinawag mo nga eh. Lumapit sa'yo kasi inakit mo. Anong inakit? Kasi, inakit? Natutulog na ako. Inakit ko ba yun? Yun? Andiyan si Maria, magpapatulay. Ay, Maria? Ano ba ang suit mo nun, Ate Evangeline? Oh. Suit ko nun, nakasuit ako na naka-sleeveless. Oh. Ay, ang sexy pala ng suot mo. Pero teka ha, kailangan linawin lang natin na hindi lang si Ate Evangeline ang may problema o kung totoo man yon na nangyari yung gabing yon na naghalikan sila ng boyfriend mo. Para sa akin, mas may problema yung boyfriend mo, diba? Oo, tama! Tama! Kasi kung inakit man, hindi man magpapaakit ang lalaki kung talagang matino yun, diba? Yes. At saka ma'am, hindi ko papatulan yun. Alam ko namang boyfriend niya yun eh. Alam namin lahat na boyfriend niya yun. Ano ba sasabi mo doon, Ate Rowena? Hindi ako naniniwala. Kasi paglasing niya, may gumiling-giling. Kasi magaling sa sumayaw. Hindi ako naniniwala. Paano ba ang giling? Paano ba ang giling niya? Magaling sa sumayaw. Ganyan siya, ma'am. Ganyan siya, mapang-akit nga siya. Gumiling lang sa sayawan, pero sabag siya. Kaya feeling mo naakit yung mga lalaki. So sa tingin mo, Ate Evangeline, nung nagsayaw-sayaw ka na ng gano'n, naka-short-shorts ka, tas saka gano'n ka, parang naakit yung jowa niya sa tingin mo? Hindi may katotohanan? Hindi po, ma'am. Ganito yun. Siguro, okay. Natuloy na rin yung mata ng jowa niya. Kasi nung pumunta doon sa may inuma namin, lasing na po. Ngayon, ito, nandun sa may kabila, ako nandito. Siyempre, bungad yung pintuan, ako napuntahan niya. Ako niniyapos-yapos daw sabi nung kaibigan ko. Kasi wala na akong alam nun. Dahil natutulog na ako sa misa. Yun ang kwento ng kaibigan kong isa. So may mga kwento din sa galing sa ibang kaibigan. Break na kayo nung boyfriend mo. Congratulations. Ilang taon ang boyfriend mo?
50 rin po. 50. Binata siya? Biudo? Hiwalay? Hiwalay. Hiwalay ang nako talaga naman. Oh. Nag-live-in kayo? Di naman. Good. Okay. Ang problema ito, Rowena, ang kadalasan kayo na mga tunay at legit na siyota o asawa, kapag nahuli nyo na may babae yung karelasyon nyo, ang hinahabol nyo palagi yung babae nung karelasyon. Yung kerida. Yun ang galit na galit kayo sa kerida. Bakit? Ang problema, wala sa kerida. Ang kerida ay biktima. Biktima ang kerida dahil ang boyfriend mo, nang lumabas siya ng bahay, alam niyang may siyota siya na ang pangalan ay Rowena. Di ba? Ang perpetrator of the crime, hindi yung kerida, kung hindi yung asawa niyo. At ako nagsasabi dahil dati ako babaero. Alam namin, pag alis pa lang ng bahay, may asawa kami. Eh bakit kami nagtataksil? Bakit nga ba, sabi ni attorney? Kasi may mga babae at may mga relasyon na hindi buo ang komunikasyon ng mag-asawa. Namumroblema yung lalaki, hindi sinasabi sa asawa niya. May problema yung asawa, hindi sinasabi sa lalaki. Tumataas ang expectations, nakikita namin sa ibang babae. Tandaan nyo, ang kerida ay mas sweet kesa sa legit na asawa. So, congratulations, Rowena. Natanggal mo na ang sakit ng ulo. At sa susunod, pag-aralan mo ang magiging boyfriend mo, kung magiging tapat siya sa'yo. Kaganda mo naman. Talaga lang, hindi napuna ang kagandahan mo. Hindi nagliwanag. Kagaya ng pagliliwanag kay Vanjie. Maraming salamat. Yes! So narinig natin ang talaga namang number one bolero nung panahon niya. Oo. Dr. Love, maraming salamat po. Salamat din po sa iyo, Mama Carla. Thank you very much. Ganyan ho talaga. Huwag kayong maniwala yung boyfriend ni Rowena. Kiyon. Actually, yung sino nga yung babaeng bungi? You might think. Walang kasalanan yun. Ang may kasalanan talaga yung lalaki, kilala niya kung sino ang kanyang ka-live-in. Gusto lang makatikim ng bago niyan. Buwisit na yan. Pag ang asawa niyo babaero, huwag niyo sisihin yung kerida. Kadalasan yung kerida, biktima yan. Pinaglihiman yan. Yung asawa niyo may kasalanan. Sabi nga ni Andrea Enomoto, ay nako, enteng! Bit-bitin mo na si Vanjie. Joke lang po, ang gaganda kasi nila eh, no? Kahaba ng buhok eh. Oh, ito si Gigi Alindogan. Tama nga, nakainom na po sila bago pumunta doon. Ay, siyempre naman. Yayakapin mo at paghahalikin mo itong dadalawang ngipin na lang natin dito sa kanya. O, gaano kasarap halikan niya ng lip by lip. Diba? Sana, oh. Baya mo, Ron, iahanap kita. Yung ganyan. Oo, dalawang matibay na ngipin na lang ang natitira. Masarap pang makipaghalikan lip by lip dun sa ganyan. Bawal yan! Magagalit yan si ano? Magagalit yan si Madam. Anyway, babalik ko ang programa Dr. Love Radio Show hanggang alas 11 ho tayo ng gabi. Don't go away! Ang tumpak na oras, ganap ng alas 10 ng gabi. Paskong Pasko na ho talaga. Ngayon ay ikalawang araw ng buwan ng Setyembre at palapit na ng palapit ang Kapaskuhan. Gusto ko lamang batiin ang kaibigan natin, si Tita Alice Kawachi at saka si Tito George Kawachi na palaging nakatutok sa programa natin. Nagbago siya ng oras ng kanyang pagdarasal ng Santo Rosario para makapakinig sa ating programa. We appreciate that very much, Tita Alice. Maraming salamat po sa inyo at kay Tito George Kawachi. Si Lina Ho ay nag-text sa atin, sabi niya, tama ka, Brother June, ang ganda ng payo mo. Si Dr. Love ka nga. Maraming salamat, Lina, ha?
Kayo man po ay maaaring magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Kung sakaling meron po kayong gustong ipahatid na mensahe sa ating programa, pwede kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay mag-comment po sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Maraming salamat, Gigi Alindogan. Thank you so much for your precious time na nagkasama kami over the weekend, nung Sunday actually, nagtungo ko sa Simplicity Crafts and Frames sa second floor ng SM Santa Rosa. Yan, dami-dami yung mabibili doon, mga religious items and everything. Maraming salamat, Gigi and Kuti Mercado. 12 minutes after 10, siyempre ho, ngayon ay araw, gabi ng Lunes. At tuwing Lunes ay nagbibigay tayo ng pagkakataon sa mga kabataang mga talentado. Ayan, talented na mga kabataang Pilipino. At isa sa mga regular nating nagiging panauhin, last week we had someone, nakaibigan din niya, no? Na spoken word artist, pero babae, si Mai Cantillano. Oo, kaibigan daw niya itong si Lance Abillion. So let's welcome sa Dr. Love Radio Show. Nagpahinga siya last week. Lance Abillion, welcome to Dr. Love. Yes po, isa pong mapagkalat, masinig na gabi sa iyo, Brother June, at sa atin pong mga listeners ngayong gabi. Wow, so nice to see you again. We missed you last week, ha? Naging panauhin natin yung kaibigan mo, si Mai. Yes po, si Mai po. May ganda niya. Oo, magaling din si Mai, ha? Magaling din siya. At meron siyang... Isa po sa mga pinakamahuhusay po na spoken word artist. Really? Oo. Undeniable yan. Ayan, talaga naman. Ano. And anong nagawa mo last weekend? Last Monday, medyo nabakante ka. Yes po. So, syempre po, dahil po last week po ay nakapagpahinga po tayo. Surprise! Meron po ulit akong bagong piyesa po para sa inyo. Wow! So nice to hear that. Tingnan natin kaya kung ano ang bagong piyesa ngayon ni Lance Abillion na gusto niyang iparinig sa ating mga tagapakinig at sa kanyang mga fans. Unang-unang fans niya na nakaantabay ngayon si Aling Lourdes sana hindi nabaha si Aling Lourdes ng La Union, San Fernando La Union. Yun nga po, sana nga po. Okay, pakinggan natin ang ating spoken word artist, Lance Abillion. So, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ang tamagat po ng piyesa ko ngayong gabi ay pag-ahon. Pag-ahon. Matagal ang iyong inilagi sa paanan ng pagsisisi. Sa kanyang katubigan na matagal mo nang naging tahanan. At ngayon, marahil humantong ka na sa pagkasawa sa pagkabulid mo sa kadena na nakalagak lamang sa bugso ng galit at poot. Noong una, marahil layaw ang lagi niyang ibinibigay sa'yo, mga pangako ng walang hanggan, subalit nang tumagal sa lalong paghigpit ng pagkapit na bilanggo ang puso sa tunay na layan na marapat mong maramdaman at oo. Napagsawaan mo ang mga awit na parati niyang iniaalay sa'yo. Ang kanyang mga munting pagpapadala ng mga mensahe na kalaunan, nagiging musika sa iyo nung una, subalit habang tumatagal ay nagiging isang batingaw na naghahatid sa iyo sa pagiging aligaga at balisa. Subalit heto ang takdang oras para muli mong mabatid na may pagkakataong nakalaan sa iyo para ikaw ay makausad. Maari mo nang pakawala ng damdaming matagal nang nakabilanggo sa pagdududa. Mga pagkakataon na para sabihin ang mga salitang, tama na. Nananaisin mo ng piliin nang maipanganak muli ang isang panibagong pag-asa. Panibagong mga pahina para masulatan ang mga pangarap at mga hangad. Nalagit laging itatak sa sarili na marahil baka ngayon malabo mo pang nakikita ang bukas. Subalit sa pagpiling tumindig at manatiling lumalaban sa piling na may likha at mga taong maiging sayo ay nakakakilala. Hindi mo kailangan mangamba. Hindi rin magtatagal, dadaong sa iyong pintuan ng bagong umaga at pagkakataon. Hinihikayat lang na magpatuloy ka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow!
Dahil iba ang mga talent nito, mga batang to, hindi po pwedeng ano, matapos ang maghapon ng wala silang mapoproduce, ano, na lalabas at lalabas talaga yung talent na yan. Yes po. Tsaka po, ano, natural po talaga sa aming mga writers na kulang po talaga ang araw namin when we are unable to write something or some isang bagay. Pag hindi po kami nakakapagsulat, parang kulang na kulang ang araw, parang hindi siya kompleto. So, totoo. At saka very meaningful. Kahit may bumagsak lang na butiki from the Kisame, bumagsak sa sahig, nakakagawa ka agad sila ng storya, di ba? Opo, yes po. Ito po yan. Well, anyway, yung mga tipong sobrang mundane things, yung mga tipong sobrang random na hindi mo po alam kung paano po, paano po nila nagawa ng isang makulay na storya ang isang bagay na simple lang naman po sa paningin ng iba. Pero may lumalabas talaga na ano, na mga words, mga kataga na, you know, biglaan lalabas yan pagka talagang nasa mood, ano? Well, anyway, bigyan natin ng pagkakataon si Lance sa batiin yung kanyang mga fans at syempre si mami niya. Yes po, syempre po. Unang-una na po sa listahan, binabati ko po si Mami Edna Abellion ng Happy Viewing. Binabati ko rin po pala si Miss Yek Lopena ng belated Happy Birthday. Last at Sunday. Yes pala, Sunday po. Belated Happy Birthday. Syempre po, ang isa po sa mga kasamahan ko po sa Laya PH, si Kuya Red Feria na nagdiriwang po ng kanyang kaarawan today. Happy birthday. Happy birthday po sa'yo. Mga kapatid ko po sa Laya PH at syempre po, si Aling Lourdes po ng San Fernando, La Union. Sana po ay ligtas ka po dyan sa La Union. Yun. Ayan po. Sige. Maraming salamat sa'yo, Lance. Thank you very much. We'll see you again next week. Thank you. Salamat po. Thank you. Lance Abellion ang ating naging panauwin ng ating spoken word artist at 18 minutes after 10 o'clock. Antabayanan po niyong liham kasaysayan na ating itatampok. Very interesting story. Ito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa ating palatuntunan. Si Herbert Gaor, buwabati po ng magandang gabi. Nilar Recabo, maayong gabi, pa-shout out sa taga Gihulngan City o sa akong wife na si Joenda Hipolan. Yun. Bisaya, yun ano. Og. Yun. Sally Estabilo Rogeria. Shout out po sa ate ko sa Ragay, Camarines Sur. Kahit binaha po at happy birthday po sa kuya ko para bukas September 3 kay Estelito Rogeria. Happy birthday! Belated happy birthday kay Yek Lopena ng San Pedro, Laguna na bumaha ng menudo, mechado, mga kung ano-ano mga wala kami natikman. Happy birthday! Ang tatakaw niyo talaga. Oo, happy birthday na lang kay Yek Lopena. Lilian Panaligan Buen, maraming salamat buhat po sa senior avid fan sa Paranaque City. Rodelia Abis Tapang, pa-shout out po sa mister ko. Ay, hindi naman nabanggit ang pangalan ni mister ni Rodelia. Wilfredo Sayo, magandang gabi po. Brother June, pa-shout out po sa asawa ko si Mary Sayo ng Paranaque City. Pag ang lalaki daw sa radyo binanggit yung kanyang asawa, ay talagang malinis ang konsensya. Binanggit yung pangalan niyang asawa niya, malinis ang konsensya niyan. Yun daw mga bumabati lang ng pabati lang po yung aking asawa, pabati yung mahal ko, ganyan. Walang pangalan, nakakaduda daw yan. Portillo Art, magandang gabi. Gigi Alindogan, maraming salamat sa iyo, Gigi. We'll see you again. Hintayin ko lang ang tawag mo. Si Chato Saavedra Chakluti ng Novaliches, Quezon City ay buwabati po ng magandang gabi. Amir Senya ng San Pedro, Laguna. Si Line Fermanejo Fetalco ay bumabati po ng magandang gabi. Diretso na natin to, ha? Magandang gabi rin buhat sa Plaridel, Bulacan, buhat kay Lina Ho. Roberto Ignacio, Brother June, sobrang lungkot ko po at umiiyak po ako ngayon. Wow, kalungkot naman, umiiyak si Roberto. Bakit kaya? Kasi po umalis na si Henry Umaga Diaz sa ABS-CBN noong Biyernes ng gabi po. Salamat po. Present po ako palagi sa Pasay City. Oo,
Kasi, alam mo, Robert, ang pamilya kasi ni Henry Umaga Diaz ay nasa Canada. Eh, mahirap sa isang ama at sa isang asawa yung nakahiwalay sa pamilya niya. Siguro nakita niya ang kahalagahan na ng pamilya over his career. Eh, you know, ilang taon na naman, ilang dekada na naman ang Henry Umaga Diaz na naglingkod sa atin, di ba? And I tell you, si Henry Umaga Diaz, isa sa mga kaibigan natin sa industriya na napakabait, palagi nakangiti. Oo. At wala akong alam na nakaaway niya. Napakabait na tao po niyan. So, priority sa kanya, siyempre, ang kanyang pamilya. Marvin Sandro Riabad, good evening, Brother June. Malamig na gabi at advance Merry Christmas po. Attendance check from North Caloocan, listening via Radio 5. Buat sa Hong Kong, si Carmelita Lina Neira, Angelita Banataw ng Pateros, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Andrea Enomoto Kumbawa sa Tokyo, Japan, Chit de Belen Cruz ng Marinduque, Yek Lopena na nag-birthday kahapon Sunday, isinerado ang buong San Pedro, Laguna kahapon. Nagkalat ang mantika sa bawat karsada. Sa dami ng lechon, meron pa siyang handa na ano eh, oxtail, ano yun, tawag doon, yung kare-kare. Wow! At saka meron siyang chicharong bulaklak. Talagang puro mantika. Happy birthday, Yek Lopena. Kahit hindi kami nakatikim, naramdaman din namin. Alni Hunko ng Kuwait. Maraming salamat. At Sally Stabilio Rogeria. Thank you so much. Maraming salamat. We have 23 minutes after 10 o'clock. Sa programang Dr. Love Radio Show, ang tabayanan po ninyo ang ating liham kasaysayan na tutunghayan mamaya. Sakali pong meron kayong suliranin o kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay matapos pong pagdaanan ng kadiliman ng buhay at mga pagsubok ng buhay, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating palatuntunan sa Dr. Love Facebook Messenger o pwede kayo mag-comment sa ating live stream. Dili kaya, maaari po kayong tumawag sa ating hotlines sa 86315788 at 86316674 para sa ating live counseling. Ang sarap pakinggan ang awitin at nantinig ni Al Martino ang awiting An Affair to Remember. Sabi nila, ang title daw niyan, Our Love Affair. Hindi ho. Title ho niyan, An Affair to Remember. Parang ano, Bayang Magiliw, di ba? At title ng awiting yun ay Lupang Hinirang. Pero wala yung lupang hinirang dun sa ano, wala yung word na lupang hinirang sa ano, ha, sa Bayang Magiliw. Nandun ba yun? Anyway, ang oras mo natin, alas 10:27 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Nire-review ko itong liham kasaysayan na padala sa atin ni Gracia ng San Jose del Monte, Bulacan. Very interesting. Dahil si Gracia, sangayon sa kanya, ay sobrang pagtaas, napakataas ng kanyang respeto, talagang ina-idolize niya ang tatay niya. But his father passed away when she was in high school. At parang nangyari ay hindi ngayon siya magka-boyfriend dahil ang naging standard niya ay yung tatay niya. Di ba? Yung naging standards niya. Parang wala siyang makitang lalaki na katapat ng character ng kanyang tatay. Meron ba kayong mga kilala, kapitbahay, kaibigan, na mga babae lalo na since birth ay hindi pa nagkakaroon ng syota? No? Meron mga ganun, ha? Meron naman akong kilala na madre na, full-fledged na madre. At ano, ha? Jake, ano siya? Contemplative.
Contemplative. Ito, ibig sabihin, ito yung mga madreng hindi lumalabas ng monasteryo. Walang ginawa yung pagising sa umaga, kundi kumanta, umawit sa Diyos, magdasal, ora et labore. Oo, mga cloistered nuns nga yung tawag dyan. Oo. Ngayon, anak-anakan ko yan eh. Humingi siya ng bakasyon, no? Paminsan-minsan lumalabas sa monasteryo para magpunta sa dentista, pa-check up sa doktor. Normally, ang mga mongha, pag lumabas siya ng monasteryo, pinayagan ng obispo. Actually, yung obispo kung nagbibigay ng go signal. Dalawa sila palagi nalalabas at nakasuot siya ng abito. Yan. So, along the way, lagi nagdarasal yan. Hindi nakikipag-usap yan kahit kanino. Tahimik lang sila, nagdarasal. So, nagsabi sa akin na gusto raw niyang mag-bakasyon. You know? So, papasyal siya sa kanilang sister monastery sa Amerika. Yan. Pinayagan naman siya. Siyempre, punta siya sa Amerika. Tapos doon, ay nag-leave siya. Ayan. Lumabas siya, napunta siya sa New York. Oh, di ba? Nakita mo New York, Jake, di ba? Fast pace ang New York. Andiyan ang mga naggagandahan lalaking tatangos ang ilong parang si June Banaag, matangos ang ilong. The city that never sleeps. Ayan. Nakita niya yung kagandahan ng New York. You know, Times Square, things like this. Tapos kung saan-saan pa siya napunta, and then finally, ay nako, na in love, may nakilalang lalaki. Humingi ng dispensation, ayan, afam, oo. Humingi ng dispensation para magubad ng abito. Full pledge na mongha. Ayun, nagkaasawa. Anong sasabihin ko? Di ba? Kita niyo ang buhay ng tao, ilang taon, dekada na siya na mongha. And when you speak of nuns, hindi ito yung mga active sisters na nakikita niyo sa labas, nakikipaghalakhakan. Hindi. Ang mga mongha, may oras ng kwentuhan, may oras kung kailan bubuksan ang bibig. May oras ng panalangin, may oras ng ora et labore, may oras ng trabaho, and things like this. Walang panahon yan para manood ng telebisyon, bawal ang radio, walang telebisyon, yan. So, talaga nakakulong lang sila. At ang buhay niya na iniaalay sa pagdarasal. Ilang dekada ng mongha na in love. Ayon, edi ngayon nasa labas siya ng ano, ng kumbento, ng monasteryo. Ganyan. Meron namang mga babae, katulad ni Gracia, na kung tawagin ay blessed singleness. Walang anak. Salamat sa Diyos. Oo. Walang anak. Hindi sila nagkaanak. Kasi, ano na, napaglipasan na siya ng itlog, hindi na siya nangingitlog. Ayon. So, abangan niyo ho ang kasaysayan ni Gracia ng San Jose del Monte, Bulacan sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Oras natin, alas 10:32. Bago natin tunghayan ang liham kasaysayan ni Gracia ng San Jose del Monte, Bulacan, nais ko lamang pasalamatan si Gretchen San Jose. Sabi niya, pag-greet naman po ang father ko, si Renan San Jose. Nakikinig po kami ngayon. Maraming salamat po, Mang Renan San Jose at Gretchen. Si Ruby General. Ruby General. Ito po ay naging pilgrim namin sa Holy Land several years back. And she is listening to us right now. Buwabati ng mapagpalang gabi. Gayun din kay Brother Lance Abilion. Buwat kay Ruby General. And kay Roland de la Cruz. Shout out po, Brother June, sa inyong classmate. Nung elementarya kayo.
kay Ninang Nora Samson de la Cruz ng Kalumpang, Marikina. Aba, si Nora Samson, oo, classmate ko yan, sa Kalumpang Elementary School. Buhay pa mga classmate ko. Si Josie Samson ng Kalumpang ay binabati rin natin at si Nora Samson de la Cruz ng Kalumpang Elementary School. Diyan po ako gumraduate ng elementarya sa Kalumpang Elementary School. 37 after 10, pagbabalik natin ang liham kasaysayan ni Gracia. Ang inawit po sa atin ni Andy Williams, 20 minutes before 11 o'clock, narito ang ating tampok na liham kasaysayan. Dear Dr. Love, good evening and I hope all's well with you, your family, and loved ones. Ako po si Gracia, 32 years old. Ako po ay isang program staff sa isang kilalang social media platform that produces programs online. Sa edad ko pong ito, never pa po ako nagka-boyfriend. Yes po, isa po akong certified na no boyfriend since birth. Looking back, siguro dahil isa akong daddy's girl and I was completely devastated when my father passed away when I was in high school. He was my idol, my model. Although my uncle became my father's figure, iba pa rin po yung tatay talaga. Nung nag-college na ako, I detached myself sa mga lalaki. Wala nga po akong naging male friends at habang may boyfriend na ang mga kaibigan ko, hindi ko naramdamang kailangan kong makipagsabayan sa kanila. Or dahil ayaw ko rin talaga at nag-graduate na ako at nakatrabaho, wala pa rin po akong boyfriend. Para sa akin kasi, hindi ko nakikita sa mga posibleng maging boyfriend ko ang traits ng tatay ko. Si tatay kasi ang point of reference or point of comparison ko. Kaya ayun, until now, single pa rin po ako. If you ask me kung may pinagsisihan ako, meron po. Sana naglandi ako nung slight nung college. Baguhin na lang natin yung word na yun para hindi maganda. Parang ginagamit lang yun sa aso at sa baboy. Gawin na lang natin, nag-flirt, ha? Dr. Love, sana I allowed myself to explore without compromising my worth. Sana hindi ko nalang ikinumpara mga lalaki sa tatay ko roon. Siguro po, nag-flirt lang ako noon, may jowa na siguro ako ngayon. O kahit man lang naranasan kong magka-jowa. Anyway, sana at this point in my life, makilala ko pa rin ang lalaking magmamahal sa akin at mamahalin pa rin ako. Dr. Love, tama bang iset aside ko na lamang ang character traits ng late father ko as a basis for finding the right guy for me? Is it okay to find their own traits and rely on these instead? Sana po makatagpo na rin ako ng guy of my dreams na makakasama ko happily ever after. Salamat, Dr. Love. Sincerely yours, Gracia ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Gracia. Nako, alam niyo, itong kasaysayan ni Gracia, hindi lang sa babae nangyayari ito. Nangyayari din po ito sa lalaki. Merong mga lalaki na naghahanap sila ng mamahalin nila, pero ang benchmark nila, kahit hindi maganda, basta kapareho ng nanay ko. Yan. Marunong magluto, mapagmahal sa mga anak, mapagmahal sa asawa, malinis sa bahay, you know, prim and proper.
Ay, pag ganyan po ang in-apply kahit ng babae sa buhay nila, na in-idolize nila yung kanilang tatay, at wala nang makakapantay dun sa tatay nila. Ang kalalabasan po natin, wala po tayong magiging syota, wala tayong matatagpuan na tao na kamukha ng nanay natin, kaugali ng nanay natin, kasi ho, hindi, wala tayong makikita. Yung ugali ko, eh sa akin lang po yun. Di ba? Walang magkaparehong tao, no? Parang fingerprint yan. Walang magkapareho. At hindi fair kung ang mga tao ay katulad nitong si Gracia na palaging ikukumpara yung tatay niya sa kanyang magiging syota, that would be most unfair. Alam niyo, kahit doon sa mga katatapos lang na makipagrelasyon sa iba, yung dating syota niya, pagkatapos nagkaroon ng rebound, may nakilalang bago na in love, nagkaroon silang relasyon ng pangalawa, hindi po tama na ikumpara natin yung dati nating karelasyon. I'm telling you, kasi ganyan ako nung araw eh. Sa dinami-dami na naging syota ako nung araw, ikinukumpara ko. At minsan, sinasabi ko rin, you're totally different from, you know, yung dating syota ko. Bakit ganun? You know, may insulto po naman yung karelasyon ninyo. That is not right. Na-realize ko lang yan. Sabi ko, paano kung sa akin gawin yun? Kung yung syota ko, bumitaw doon sa kanyang dating syota. Pagkatapos, every now and then, babanggitin sa akin yung syota niya ganyan, yung syota niya ganun ang ugali, ganun-ganun. Eh, nakaka-insulto. Di ba? So, hindi ho natin dapat ikumpara kahit sa mga magulang natin dahil wala ho tayo makikitang katulad ng ating mga magulang. And it's about time, panahon lang, para ibukas natin ang ating daigdig para makaramdam din tayo ng pagmamahal buwat sa iba. Now, one thing that I can say, Gracia, is this. Huwag kang masyadong desperado. At your age, huwag kang desperado na maghanap ng magiging syota. Ang syota ay hindi hinahanap. Kung hahanap ka ng syota, andyan lang yan sa kanto. Kung hahanap ka ng syosyotain mo, jojoain mo, marami andyan lang sa kanto. Gusto mo ngayong gabi rin, meron ka ng jowa eh, kung maghahanap ka. Pero hindi yan ang tamang paraan. Ang paraan ay hintayin mo, darating yan sa'yo. Kapag nakita ka nung isang lalaking may kakaibang pagtingin sa'yo at pag nakita mo siya, nagkakaroon ng spark. Hindi dapat hanapin ang syota. Darating at darating yan. Kagaya ng pinag-uusapan namin ni Tita Laila Chikadora kanina. Ang magandang tip na masasabi ko sa inyo, kung naghahanap kayo ng syosyotain nyo na gusto nyong maging asawa, no? Kung ang gusto nyong lalaki na mapangasawa ay happy-go-lucky, laging amoy alak, amoy chiko, ay hanapin po ninyo, tumambay kayo sa mga lugar kagaya ng poblasyon sa Makati, o doon sa mga hangout kung saan mayroong mga alcoholic beverages, yung mga matatagpuan niyo dyan, mga lalaking nagsisigarilyo, mahilig sa alak, mahilig sa nightlife, yan. Kung yon ang hinahanap nyo, dyan kayo pumunta. Okay? Kung gusto nyo ng lalaking hardworking, maraming mga hardworking na mga lalaki. No? Ang problema lamang sa mga hardworking na mga lalaki, minsan na po na-focus talaga dun sa trabaho, trabaho, trabaho lang. No? Kung gusto niyang lalaking mapapangasawa niyo na may takot sa Diyos at gagabayan ang inyong mga anak, pati ikaw ay gagabayan niya sa pananampalatayan niya, very religious,
at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos, hanapin niyo yung lalaking may rosaryo sa bulsa. Oo, hanapin niyo yung lalaking may rosaryo sa bulsa. Huwag na ho akong puntahan niyo. May rosaryo ako palagi. Pero hanapin niyo yung lalaking may rosaryo sa bulsa. Yan yung mga lalaking paladasal, nagsisimba, alam ang pananampalataya. Huwag kayong humanap ng lalaking may kotse na may rosaryo na nakasabit doon sa winch sa ano, rearview mirror. Oo. Huwag kayong maniwala doon. Ek-ek lang yun. Merong isang nagbilin sa akin, nalaman niya na sa October kami pupunta ng Europa. Sabi niya, Brother June, ikaw naman ay pupunta ng Fatima at saka ng Lourdes. Pakiuwi mo naman ako ng rosary. Sabi ko, ay, oo, sige. Saan mo magagamitin? Ay, sasabit ko doon sa kotse namin mag-asawa. Sabi ko, para ano? Para swerte. Sabi ko, sige, hindi bali na. Humanap ka na lang ng ibang mag-uwi ng rosary sa'yo para doon. Oo. Eh, kasi, di ba? Marami sa ating Katoliko ng ganyan. Kahit sa bike o sa motor, nakasabit doon sa manibela yung rosaryo. Para ano? Para hindi ma-aksidente. Hindi po. Ang rosaryo po ay ginagamit sa pagdarasal. Hindi po sinasabit yan sa ano. Hindi po sinasabit yan sa rearview mirror at nangungulekta ng alikabok. So, kung naghahanap kayo ng lalaki na may takot sa Diyos, sa simbahan kayo magtigil na. Or sumama kayo sa mga organizations sa simbahan, no? At diyan makikita nyo. So para sa iyo, Gracia, mas makabubuti na huwag kang maganap at huwag mong ikumpara sakali mang may dumapit sa iyo. You're still very young. Darating at darating ang pagkakataon na may makakakuha ng atensyon nila para sa iyo. But higit sa lahat, buksan mo ang iyong kapaligiran para try to make new friends para mas malawak ang horizon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Pansamantala ho, magpapaalam kami at sana po ay naging makulay at makabuluhan ang isa at kalahating oras ng ating pagsasama dito sa programang Dr. Love Radio Show. Babalik po kami bukas ng gabi, alas 9:30 hanggang alas 11, dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. At sa ngalan po ng ating buong production staff, sa ngalan ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating very supportive producer na si Jake Bakud, si Drek Sheikh Mamaril, ang ating radio studio technician na nag-iisa ngayon, si Rome Ortigas, ang Aurad operator natin, si Mike Santillan, at ang ating PA at Avid operator, Mike Bulay-Og. Ito po naman si Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.